Alihan came to see me earlier. Oh, alam ko. Dapat kahapon pa siya pupunta, pero pinigilan ko. Zainab, hindi ko akalain na magiging issue pala yung brooch na yun. I mean, I never thought magiging ganun kaka-affected, to be honest. Miss Zirin, dito tungkol sa brooch. Sa totoo lang, nasaktan ako sa kung anong tingin mo sa akin. Pero okay lang naman sa akin yun. Ayoko lang mag-away kayo ni Alihan dahil sa akin. But Alihan and I fought about it. He went here. Yelled at me, tapos umalis na lang as if nothing happened. Ayoko sanang sabihin sa kanya. Pero kinailangan eh. Anyway, nangyari na. Isipin na lang natin na all of this is just a big misunderstanding between us. Oo naman, pero... may iba pa akong bakay. Ano yun? Gusto ko sana umalis sa kumpanya at ibabalik na sa'yo yung shares na binigay mo. Ano? Oo. Aren't you overacting, Zainab? You know, that Alihan and I have bigger issues dahil dito, di ba? Tingin ko sobra ko na kayong iniisip ni Alihan regardless kung anong gusto ko. Kailangan ko naman isipin yung sarili ko this time around. Gusto ko muna ipaalam sa'yo bago ko sabihin kay Alihan. So, hindi na pa pala alam, ha? Huh? Great! Now, he really won't talk to me. Para isipin niya na ako yung may gusto nun. So, ganito ka gaganti, Zena? Miss Zirin, hindi ako gumaganti. Di na ako masaya na ganito na lang lagi. Aalis na ako dito. Goodbye.